Okay. Sa susunod naman po natin na tinatawag natin Corporate Works of Mercy, yung tinatawag natin Visit the Prison o pagdalaw natin sa mga bilanggo. Alam po nyo, napakahirap pag ikaw ay dumalaw sa prison. Kagaya sa Pilipinas, sa amin po, dito sa bayan ng Pilipinas. Halos wala, bumisita ka sa prison, sa mga bilangguan, maaawa ka. Sapagkat, halos patong-patong ang mga nakabilanggo doon. So we cannot call criminals until proven by the R Court. But meron tayong tinatawag na mga kulungan. Ano ba matutulong natin doon? Unang-una, ang pamahalaan ng ibang lugar, lalong-lalong na ang Pilipinas, ay pinapayagan nilang magdala ka ng pagkain, umuwi ka ng isang section na pwede mong pakainin, pwede mong bigyan ng pag-asa yung mga tao, lalong-lalo na nakakulong, bigyan mo sila ng dasalin, ipakilala ang Diyos. Sometimes, marami po talaga na nakakulong doon sa bilangguan na mga nakinakalimutan na ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana ipahayag natin sa pagdalaw natin sa bilangguan, kung hindi naman natin sila makausap, maaari natin ipadala ang tulong mismo sa mga kapatid natin na sa bilangguan. Sapagkat sa gitna ng araw, sabi nga ng isang nakakulong, habang sila nagbibilang sa kulungan, habang sila nakakulong sa prison, nandun na raw ang kanilang impyerno. Bagamat marami rin mga kapatid natin sa kabila ng tingin nila sa bilangguan na impyerno, doon din nila natatagpuan din ang tunay ng Diyos. Sapagkat marami rin din doon dahil natagpuan nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga dumadalaw sa mga bilangguan, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya marami po rin nabibigyan ng pardon ng ating pamahalaan dahil pinapahayag natin ang evangelization sa loob ng bilangguan. Sa Pilipinas nga, meron po tayo doon sa tinatawag nating munting lupa. Sila ay inapayagan na mag-aral, lalong-lalo na yung mga bata, medyo middle ages, para matapos silang high school, elementarya, high school, hanggang college, at vocational, para pag nabigyan silang pardon, at natapos ang kanilang sentensya, o hatol ng hukuman, ayon sa kanilang nagawang kasalanan, sila ay lalabas na may kuunting dalang talento sa ating kapwa, sa ibang tao. So, bagamat kinakatakutan ang mga taong pumapasok sa bilangguan, pero sabi nga ni Mother Teresa, sa gitna ng kadiliman, in the darkness of life, ihatid natin ang ating mga ngiti sa mga taong madilim. Ito ay magbibigay ng siga o konting liwanag sa kapwa nating naghahanap ng liwanag, lalong-lalo na yung mga kapatid natin sa bilangguan. Sana, kung hindi man tayo makadalaw personal na wala naman tayong dadalawin, kundi dumalo tayo sa mga tao na hindi na dinadalaw ng kanilang pamilya. Isa sa mga corporal works of mercy sa taon ng awa. Hindi lang sa taon ng awa, ito'y patuloy na pinapala sa atin ang Panginoon ay maunawain. At sa mga nakakulong, tayo ang magdadala sa kanila ng liwanag. Tayo ang magdadala sa kanila ng Panginoon o tinatawag natin Jesu Kristo.
So, sa loob ng bilangguan, may mga designated na mga grupo na eksperto sa mga bilanggo upang i-manage ang tinatawag nilang prayer meeting o prayer groups o fellowship upang lalo nila maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa, sa ibang tao, at maging mapanday sila sa mabuting asal ng Panginoon. Hindi kagaya ng iba dyan, panay luto na lang ng luto o frontal lang ang bilangguan. Ito'y ginagawa na pala center ng drugs o distribution ng drugs ang bilangguan. Bagkos, sana sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang mga bilanggo niyan, siguradong hindi sila nagagamit. At pagkasal din natin yung mga tao nagsaserve sa bilangguan sapagkat sana makita rin nila ang liwanag. Hindi sila magdala ng kadiliman sa labas ng ibang tao. Itong taon ng awa ay makita ng mga prisoners na sila ay may halaga pa sa lipunan. May halaga sila sa Diyos. May halaga sila sa ating society. Bagkos may stigma nga lang. Sana tanggalin natin stigma. Bagkos ibigay natin ang awa ng Panginoon sa mga kapatid natin nakakulong. Nakakulong sa pitan. At sa spiritual naman po, may mga taong nakakulong din sa spiritual aspect. Sana makita natin na palayain tayo sa ating mga prison life na mga gawain upang mas makita natin ang Panginoon sa ningas, ang konting ningas na magbigay sa ating liwanag sa gitna ng kadiliman.